dito at saka dito natin siya putulan. Ito na siya mga paps, tapos na natin siyang higpitan dito. 0 to 100. Ilang segundo? 0 to 130. Subukan ko ngayon. Sing Dude Scooter Motovlog. Ay mga paps, magandang gabi. Papakita ko lang sa inyo mga paps yung ano ko, yung bago kong nakabit sa MC natin. Yung temperature meter para sa makina natin kung ano na yung init ng makina niya. Mamonitor natin yung init ng makina. Kung pa-overheat na ba siya or tamang init lang ba siya. Ito yung nakabit ko mga paps ito. Sa ngayon nasa 64 siya. 64 Celsius. Shoutout nga pala kay Yats. Salamat sa suggestion mo paps na magkabit dapat ako nito para mamonitor ko yung init ng makina. Ipapakita ko sa inyo mga paps kung paano ko ito kinabit. Paliin ko lang yung video. Hi mga paps, magandang hapon. Ang gagawin natin ngayon, meron naman tayong ikabit sa MC natin mga paps. Digital meter ng kuso mga paps na para sa temperature. Para malaman natin kung gaano kainit yung engine ng motor natin mga paps. Kabit natin to doon sa may host ng radiator. Ito siya mga paps oh. Ito yung ikabit natin doon sa hose ng radiator. Ito, Kuso 18mm water temp sensor. Ito yung sensor niya mga paps. Tapos may dalawang lock para dito sa ano, dugtungan ng hose dito sa kabila at saka dito. Itong lock na to. Ito yung itsura niya mga paps ng digital meter. At may kasama na siyang 1 meter na wire para sa wirings. Tapos ito yung sensor na ikabit natin dito patungo sa connection ng digital meter. Lagyan na lang siguro natin dito ng gasket maker. Pag ano mamaya. Yun. Ganyan siya. Nabili ko ito mga paps sa Shopee. Pakita ko na lang sa screen yung sealer nito. At size number 18mm yung para sa mga click natin. Bali ito mga paps, itong may line dito na dapat mong ikabit sa ignition na line. Ito. So, tatrabahuin mo na ito ngayon mga paps. Kailangan natin tanggalin yung cover ng radiator at yung mga nut na nakakapit sa radiator para maalog natin siya pagtanggal ng hose. Itong hose na to mga paps, ito lang yung kailangan nating tanggalin para maikabit natin yung sensor dito. Ayan, natanggal na natin siya mga paps. Itong hose lang na to mga paps ang kailangan tanggalin natin para putulan natin, ikabit natin yung sensor dito. Sintruhin lang natin. Putulan natin dito, tapos putulan dito. Bali dito tayo pang puputol. May guhit na oh, yung dalawa.
Tapos dito sa kabila. Ganyan siya mga paps. Tapos kabit natin to dito. Ayan, naikabit na natin yung sa kabila. Yung isa na lang ang kulang. Ayan na siya mga paps. Ito, tapos na siya mga paps. Naikabit ko na yung dalawang lock para hindi siya basta-basta matanggal. Lagyan na lang muna natin dito ng kunting gasket maker. Pwede natin siyang ikabit. Ayan. Dito natin ikunik yung digital thermometer. So kabit muna natin to. Ayan siya mga paps, na ikabit na natin siya. Yung lock dito at saka dito. Siya, gagawa na lang natin to ng linya patungo dito sa ignition. So, I think kailangan pa natin tong baklasin tong clearings. May kasama siyang wire mga paps, so. Ayan. Mga 1 meter yung haba. Diyan natin padaanin yung wire sa ilalim ng clearings patungo dito sa ignition. Ayan mga paps, naikabit ko na. Ayan. Ito yung sensor. Mainit pala yung sensor. Tapos, ayan na yung reading niya. 71 Celsius. Kanina pa yan naka-under mga paps. Yan yung maganda dyan kasi alam mo yung taas ng init ng makina mo. Dito ko kinabit yung wiring mga paps sa ilalim sa ignition. Nakunik ko sa ignition tapos dinaan ko dito sa ilalim yung wiring patungo dito hanggang doon sa makina sa sensor. Hindi ko na na-vlog kanina mga paps kasi sobrang natagalan ako sa pasok ng wire kanina eh. May ginamit na ako na tie wire. Pinasok ko kanina para maano ko yung wire sa ilalim. Makuha ko yung wire sa ilalim. Gumamit ako ng tie wire. So ayan, okay na siya. Ito na yung sensor. Yung plane itong thermometer, nasa 70 plus to 80 plus lang daw. Yung pinakamainit, 80 plus. Pag dumating na daw ng 90 to 100 na, yan, medyo delikado na yan. Pa-overheat na yan. Dapat minor ka na. Yan yung maganda dito sa thermometer, mga paps. Yan yung maganda dito pag meron kang nakamonitor na temperature meter para sa engine mo. Ang gamit ko ngayon mula, mga paps, 12 and 13 grams pa din. Bali yung pagkalagay, 13-12. Stock center spring, tapos GPT pulley seat. Subukan din natin mamaya yung
0 to 100 ko kung ilang segundo ko aabutin. Ayun mga paps, di ko alam kung ilang segundo yun. Pakita ko lang sa screen. Ilang segundo, 0 to 130. Subukan ko ngayon. Hindi ko alam kung ilang segundo yun. From stop kasi to 130. Makita natin yun sa screen ngayon. Ayan, na-try kong iwas-was. Nasa 80 plus talaga yung ano, yung normal na init ng MC natin. Yung pag nasa was-was 80 plus. Ayan, 82, 83. Mga ganyan lang yung init ng makina natin.